like a Hellcat. Mayday, mayday. This is Engineer Ramil Enduso of Imeco. I need a food here now and mineral water. Okay? I'm hungry. Huh? Hello guys. Good afternoon. Nagla-lunch kami pero late na yung lunch namin. Mag-aano na 3:30 na, bali 3:30 na kasi nag-amusal kami kanina almost 12 na. So guys, habang kami kumakain, magbibigay lang sana ako kami ng reaction video about dito sa mag-asawa niya, no? Kung follower kayo ni Team Sawyer, si Team at si China, isa sa iniidolo, masugid na taga-subaybay kami ng kanilang kwento. So ngayon, parang may nakita kami na na trending sila ngayong mag-asawa dahil sa pagkakaroon nila ng gap. At mukhang ito yata yung mauuwi sa hiwalayan. Sabi nga nung ibang nakikita ko na nagbigay na ng reaction din. So, pakinggan natin guys kung bakit at ano ba talaga yung pinagmulan ng pag-aaway nitong mag-asawa. Pakinggan natin to guys. Kaya nawala yung mga video namin. Kasi nagtago siya. Ano mo? Kasi daw, ready na siyang iwan kami ni Timothy. Yan. Wala akong ready siyang iwan kami ni Timothy. Yan si China at si Tim, guys. Wala ka sinabing ganun, pero sinabi mo sa akin. Saglit lang guys. Na pinaghirapan lang daw niya dito sa umpisa guys ng video, nakita natin na parang nagkakaroon na sila ng komusyon. At ang sinasabi ni China na parang malaking kasalanan ni Tim ay about sa pera. So, nakikita natin na ang parang punot dulo ng kanilang pag-aaway dito ha, dito sa live na ginawa ni China ay dahil sa pagtatago ni Tim ng pera. Although sila ay mag-asawa na. So, tuloy natin guys yung video. Guys! Sa tingin niya pinaghirapan niya mag-isa? Ako buong buhay ko, 4 na taon na pagsasama namin. Ako wow. Buhay sa kanya. Wow. Tapos ngayon na nakaangat siya. Wow, tuloy-tuloy lang kaya ni Mrs. Kadaya. Ako hindi. Yan. Kumuha ng bahay, tinago sa akin yung bahay na kinuha niya. Bumibili ngayon ng kotse, bakit daw? Oops. Anytime pwede niya na kami iwan. Ayan guys, narinig nyo naman, sabi ni China. Ano misis, bumili ng bahay o nagpapagawa ng bahay, tapos bumili ng kotse na hindi alam ni China. Baka investment lang, 'di ba? Baka investment. Tingnan natin. Huwag muna tayong judgmental, guys. Tuloy natin, guys. May sinabi kang statement na ganoon. Bakit ka nakikipag-collab? Gusto niya makipag-collab sa ibang babae. Na kinakausap niya, chinachat niya ngayon. Oop. Kasi mas gugustuhin niya, 'wag mabuhas. 2 fouls. Una ay 3 fouls na pala, pinagtaguan ng pera. Patatlo, nagpupundar ng kanya si Tim. At ngayon ay nakikipag-collab sa ibang babae. Tuloy natin ulit ang sentimiento ni Madam China. Milyones niya, yung pera niya, para lang sa pamilya niya. Kasi gusto niya sa milyones. Milyones na?
kasi pa niya. Parang nahihirapan na huminga si Gina. Panggastos dito sa bahay. Binilhan niya ako. Hmm. Pero ganito yun. Magkano kinita mo? Tupa. Magkano kinita mo sa pasupahan mo? Tinutulak lang ni Gina si Steam, guys. Yung ibang mag-asawa, ibang vlogger, hindi pa sila eh. Tama. Dapat lang. Pinaghirapan lang daw niya yun mag-isa. Hmm. Uy, bakit tumigil? Saka nila yun. Yung makasama yung umihina yung net nila. May tagol na lang lahat ng mga pinaghirapan naming dalawa. Tapos sasabihin niya sa akin, wala akong ano doon, wala akong naihambot doon. Na wala akong karapatan doon kasi page niya lang to. Ano ba ako? Niyo, guys? Asawa niya ako, diba? Mamaya tayo magbigay ng ating komento dyan talaga. Final. Nakakasama so, huwag muna tayo maging judgmental, guys, dahil hindi natin talaga naririnig pa rin yung side ni Tim, di ba? Hmm? Pero base sa mga sinabi ni Ayan na kami, pero sabi niya, China, kaya niya kaming iwanan. Ayan. Masakit din yan, masakit. Kaya niya kaming iwanan, anytime iwanan niya na kami. Anytime iwanan niya na kami. Ang alay na ako eh. Kung gusto niya, paritago na lang yung... Magbibigay na akong na-reaction din. Kumanta muna daw. Mas bibiliin niya ibang tao. Kung sino-sino chinasak niya yung babae. Tapusin natin sila. 22 days na akong ganito. Gamit ko yung account ko, pero chinag ko si Tria. Chinag ko totoo. Kasi magkukulab nga kami, di ba? Sa sambalat si Tim. Sige, gusto kong magsalita din. Para sige. Naman kasi una, ikaw nag-live dito. Yan. Nag-live ka kasi gusto mo ko ipahiya sa mga tao. Hindi ko siya gusto ipahiya. Gusto ko lang malaban nyo. Okay. Ang katotohanan na itong tao na to, napakamaluloko nito. Maluloko na, magsinungaling pa, madamot pa, pinagdadamutan niya yung pamilya niya. Wow, nagdamot pa ako ngayong araw na to. Nag-grocery tayo ngayong araw. Nag-grocery nga, pero alam mo sabi niya, hindi na tayo gagawa ng video. Oh, wow. Kasi, bawal mabawasan yung pera niya. Bawal mabawasan yung pera niya. Oh. May sarili ka lang. Ikaw, baby, may sarili kang negosyo. Pinakailangan pa kita sa negosyo mo. Hindi. Diba? Bakit ako kumuha ng bahay? Alo, makuha siya ng bahay. Silayasan niya kami. Alam mo sabi niya, bumibili siya ng bahay ngayon. Ngayon siguro marami pinagtanungan na agent dito. Alam mo kung bakit? Ready na daw siyang umalis dito sa bahay. Ready wow. Niya na kaming iwan. Baby, para sa business yun, alam mo, andito ang business partner kung mahiya ka naman. Nasa sala ang business partner. Huwag mo utuin yung mga business partner mo kung ano-ano. Anong ituuto? Negosyo lang naman yan. Ang problema kasi sa'yo, baby, may ginagawa akong negosyo. Feeling mo na agad, lahat ng ginagawa ko sa'yo, mali. Mm-hmm. Tangina naman, baby. Uy!
Edwards. Papasabihin mo lahat ngayon sa mga tao na ako palamunin ako? Sasabihin mo, si Tim palamunin, binuhay ko lang si Tim, sobrang tagal pala. Okay, pero dahil... Ikaw, ano sabi mo? Ano sabi mo ngayon? Ano sabi mo ngayon? Kaya mo na kaming iwan dahil may pera ka na. Wow! Hindi mapalo tayo dito. But anyway, this is only reaction video. Gigigil na si Tim, gigigil na eh. Yo, nag naman si Tim talaga naman. Sino ba talaga sinungaling sa dalawang ito? Ayaw pala magulo ang patas. Ayaw magulo ni Tim Sawyer yung patas ng pera niya. Oop! Ang ganda na lang guys. So, napaglamangan ako ni Mrs. Diretso kaya niya. Nauubos ko na yung insta. Sorry. Nauubos na yung insta. Ako. Una akong mag-i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 
parang sa sobrang galit lang ni Sheena. Sheena nga, di ba? Parang China. China. Sa akin doon, kasi ang mali kasi ni Tim, bakit niya kailangang itago kay Sheena yung pagbili niya ng house, yung pagkuha niya ng kotse. Bakit? Bakit? Wala na ba kaming karapatan magtago kung sakali? Baka so surprise lang sana, di ba? Hindi, kasi mag-asawa sila eh, di ba? Okay, sige. Yung mga videos nila, or malaki man ang kinikita ni Tim, dahil pagpalagay na sa kanya nakapangalan yung account, siya, dahil kanya talagang original na ano yon na account yun nung siya binata pa, di ba? So, nag-collapse lang sila mag-asawa. Kumbaga, although kanyang account yun, may karapatan si Sheena doon kasi trending lahat yung mga videos na, na ina-upload nila together. Ibig sabihin, may part doon si Sheena, kung kumikita yung video nila, dapat hati sila doon. Tama lang. Hindi lang bilang mag-asawa, ha? Kasi bilang partner or bilang pareho para dun, na... Para silang artista doon sa ginagawa nilang video. Bilang pareho na sila yung naghirap doon sa video. Okay. Hindi, mali yung sa akin, sa pananaw ko, mali yung ibibigyan lang ni Tim si Sheena ng 100,000 para lang sa bahay or pang grocery. May anak siya kay Sheena eh. May anak siya. Hindi lang sila basta partner sa paggawa ng vlog or whatever. Mag-asawa sila, may anak siya kay Sheena. So, dun sa part na yon dapat transparent sila. Open sila. Open sila sa... So, your final reaction is who is the wrong? Kasi... Hindi ko din masasabi na si Tim ay mali din. Kasi pwede nga possible na isa surprise lang niya kay Sheena. Or, di ba, yung hindi lang niya agad nasabi, ganyan. Pero sa palagay ko kasi, kaya ganun nag-lead-up si Sheena. Meron siguro si Tim na case na ng babae na siya. Nagsapin-sapin na siguro yung tiwala ni Sheena.
nawala na pagdating sa ganun. Although, wala naman masama kung makipag-collapse din siya sa ibang YouTuber. Kasi pwedeng si Tim, gusto lang niyang iangat din yung isang YouTuber. Kaya siya makikipag-collab doon, di ba? Nagkataong babae. Eh, siguro nga, dahil sa marami na sigurong kalokohan. May mahilig pa naman sa Tim. Tim, oo. Siguro, marami na siyang kalokohan na lagi na pinagpapasensyahan ni Hina. Hindi naman tago yun. Kaya sa publiko, yung pagiging chick boy ni Tim Sawyer, di ba? Kaya yung reaction ni Hina, gano'n na lang. Kasi pwedeng bakit, pwedeng hindi ba sinabi ni Tim kay Hina or hindi ba siya humingi ng permiso muna kay Hina na baby, makikipag-collab sa ko kay ganito para matulungan natin yung channel niya na maiangat din siya. Yung ganun ba? Ako din gusto ko makipag-collab. Papayagan mo ako. Well, problema as long as alam ko, 'di ba? Kasi kami ni Ivana, ha. Tulungan lang daw. Tulungan lang. Isenap na lang kasi nabaraka. Tulungan lang naman 'yan, tulungan lang naman 'yan, 'di ba? Siguro lang yung sa akin yung reaction ko lang or yung opinion ko lang. Siguro nga hindi sinabi ni Tim or hindi niya muna kinausap si Hina dito about dun sa plano niya na pero yung akin na magkonklusyon ko lang. Ang aking conclusion ko, imagination ko lang naman yung sa akin kung baka pang surprise ni Tim, di ba? Pero nakakapagtaka, may house and lot na sila eh. Kasi, ang sinasasama, parang ang sinasabi ni Hina, hinayaan ni Tim na solohin lahat ni Hina yung expenses, yung pagbili ng bahay. Yung mga daily needs nila. Yung mga daily needs nila, humahati pa si Hina. Although, ang business ni Hina, hindi ganun kalaki ang kita kumpara sa pag-YouTube nila at saka pagkita ng mga videos nila sa FB. Grabe, malaki na kinikita sa YouTube. Ha? 850, ayaw pa? Hinahayaan na lang sana niya. Sana all. Diba? Kung tutusin, gano'n lang ba ang pagkita sa bags? Yun yung business ni Hina, diba? Yun ang alam kong business niya. Okay. Ako naman, guys. Wala akong pinapanigan both parties. Kasi, doon sa video na napanood natin, nagbibigay din naman ng side niya, si Tim. Ito namang bugso ng damdamin ni Hina is talagang sumabog na eh. Tapos nagsama-sama na yung sama ng loob niya. Yung pagtatago ng pera, pagbili ng house, ng bahay, ng kotse, tapos pakikipag-collabs. Doon sa part na yun kay Hina, arapatan niya yun na ibulalas yung sama ng loob niya. Natural lang, isang babae yung masakta ng galon. So, doon naman sa side ni Tim, ayoko din namang maging judgmental. Ang sa akin is parang advice na lang. O parang una, ano bang paliwanag doon kung advice ba itong sasabihin ko para kay Tim? Kasi, pero bibigyan ko na rin ng parang pinaka hatol yung ginawa ni Tim. Ako, bilang isang lalaki, yung respeto mo sa asawa mo, dapat buo, ibigay mo. Kung meron man akong bagay na gagawin na ganun, papaalam ko sa kanya. Yun ang isa sa kita ko na mali ni Tim. Pagdating sa pera, mali din yung ginawa ni Tim. Kasi, dyan sa mga videos na ginagawa nila, sila yung dalawang talent dyan. Natural lang, half yan. Kahit pa sila yung mag-asawa, pero kung sa akin nga eh. Kasi ako nga, kahit sahod ko na eh, isusulit mo kay misis, di ba? Dapat ganun. So yung kanila, ang pamamaraan nila, hindi natin alam bakit sila nagbibilangan, nag-aanon sila sa pera. Sa isang banda na yun, mali ang ginawa doon ni Tim. So guys! Tapos ano pa doon, siguro, kaya rin galit na galit si Hina doon dahil na hindi alam ni Hina magkano ang kinikita ni Tim monthly. So parang may nabasa ako doon na nabuksan ni Hina yung email ni Tim at doon niya lang nalaman na within 2 months, kumita ng 3 million si Tim. Wow, millions. 2 months. Yun. Na hindi niya sinasabi kay Hina. Yun, nakakagalit din yun. As part ng nating mga babae. Diba? Nabasa niya yun, guys. Narinig niyo, nabasa niya nabasa lang yun. Sa hindi sa kanya galing yun, ha? Nabasa yun. Kadugtong po yun ng video na pinapakita namin kanina. Na doon. Tapos meron pa doon statement si Hina na parang nagsasabi siya sa best friend niya na humihingi siya ng 200,000 kay Tim. Tapos kailangan pa siyang papirmahin ni Tim.
for 200,000 pesos. Mm-hmm. Mali naman yun, mali din diba? Yun. Bakit ganun? Asawa mo nahihiram. May anak ka dun sa taong yun. Ganun, may anak ka. May hiraman tapos may pirmahan pa. Yung anak niyo 4 months pa lang, syempre nagagatas, nagda-diaper, mga damit ng bata, vitamins, ganyan. So dapat kasi, pala ganun. Kasi ano lang ba yung 200 sa kinita niya na... Umutang ako sa'yo dapat, may pirmahan pa, dapat galon. Hindi pa lang, bakit sila galon. Yun, doon. Yun, masama din tingnan yun, syempre, diba? Asawa ka eh, bakit ka kailangan... So, anyway guys, kaya ako napabigay ng reaction video na to sa kanilang dalawa kasi kami nga is... Kaming dalawa, ito nahawa na sa akin eh. Nakikisubaybay rin kasi kami sa kanya. Kasi ako doon, avid fan ako ng mag-asawa na yun. So, binata pa si Tim. Pang, may video yun. Basta follower nila ako. So, nabigla ako, nashock ako bigla na mapanood ko. Kagabi pa yun. Kanina. Nakapanood ko yung kagabi? Oo. Nasilipan ko siya kagabi. Nabulat-lat ko kanina. Nasilipan ko sila kagabi. Kaso hindi ko lang tinuloy. Kasi hating gabi na. Akala niya, prank lang. Akala niya. Yung so, pinag-aaralan ko pa rin maigay kung ito ay prank. Pero live, meron siya lang, mayroong live na video. Kaya parang niisip ko kasi baka prank din. Oh. So, inisip mo naman anong dahilan pa para gumawa sila ng, ng viral. O bakit gusto pa nila matrending. Eh, sila naman, sikat na, di ba? So, kung yan man guys, yung pag-aaway ng mag-asawa, na yun, ay talagang tunay. Wala tayong magagawa kundi abangan na lang ang susunod nilang kabanata. Dahil namin sa amin na reaction lang. Reaction lang tayo, hindi tayo pwede maging judgmental dito sa sitwasyon na to. So neutral lang tayo, buhay nila yan. So abang-abangan na lang natin, baka matulpo to. Hindi natin din kasi alam kung ano yung talagang rason ni Tim. Pero kung kasal naman talaga sila, kung talagang sila'y kasal, cultural property yan. Pero although kahit hindi kasal sila, pareho sila naghirap doon. Yun yung point doon. Ngayon, ang masaklap niya, kung sila'y maghihiwalay, yun ang masakit kawawa yan. Kawawa naman yung bata. Dahil lang doon, di ba? Maliit pa naman. Basta yun. So, paano guys? Nadadaya na ako ni Missy sa pagkain talaga. Grabe, naubos. Hindi, tapos na ako. Kanya na. Pati yung kaning kat, sinauna niya. Kanya na. So, bahala na po kayong humusga. Don't be a judgmental, guys. So, paano? Huwag niyo pong kalimutan. Kung nagustuhan niyo po yung updates na to, itong info na to sa aking channel, pakilike lang po. At pakisubscribe na rin po ng aking channel. So, muli po, Balotters 2020. At, bye-bye!